Hi guys! Welcome back to my channel. Alam nyo, it's a bad skin day and na-realize ko na ito yung mga araw na hindi ako madalas mag-film kasi nga bad skin day. But anyway, naisip ko na actually on the brighter side, siguro dapat mas fini-film ko to para dun sa mga girls na katulad ko din. So if you wanna see my routine when I have a bad skin day, please keep on watching. Magsa-start ako, alcohol sa kamay, pero ipapakita ko muna sa inyo kung ano nangyari sa skin ko. This one started first week of June, and nangyari siya after ko mag-miss ng 2 months of period. I do have PCOS, which is polycystic ovarian syndrome. It happens in 1 out of 10 women, and usually yung 1 out of 10 doon, hindi niya alam na meron siyang PCOS. And there's no cure for PCOS, it's that you can only manage the symptoms. So unahin ko, ano ba yung napansin ko nung hindi ako nagkaroon ng period for 2 months. Sorry para akong school teacher dito ah. Pero pinakauna, I became so moody and napapansin din ni Jello yon. Hindi niya alam kung bakit. Kawawa naman yung boyfriend ko. Pero I was able to reason it out. Baka moody-moody lang. Ganyan kasi nga mga babae. Pangalawa, after those 2 months, biglang lumabas itong aking acne. Pero paisa-isa siya. So starting first week of June, isa dito. Tapos yung acne, alam niyo yung wala siyang head or walang visible something. You cannot prick it out kasi sobrang lalim niya na na-root. And thankfully, yung scar ko, nagpa-flat naman siya. Sana huwag siya mag-pit. Pero never pa ako nagkaroon ng scar na nag-pit out o parang lumubog. What else? Bago ko ipunta dun sa aking acne medication, I also noticed, pangatlong rason, that I gained 5 kilos. Just 5 kilos. Anong just 5 kilos? Madami yun na. 5 kilos in 2 months and that's not healthy. Hindi ako tumataba ng ganun. My usual weight is between 40 to 42 kilograms kasi maliit lang ako. I'm only 5 feet. And pinakamataas ko na ata ever yung 47. So yun, and I've had enough of it. I went to my derma. Ipa-follow up ko na yung pagpunta ko sa OB ko because I don't want to self-medicate. Again, for anything else, one thing, please do not self-medicate. Yung mga ipapakita ko ngayon na medication, ito yung binigay sa akin ni Dr. Casey, pero hindi ibig sabihin that this will be for everybody. Iba-iba yung katawan natin, sa iba-ibang gamot nagre-respond, and sometimes some people think, dahil nga biglang nakilala na si PCOS, na once nagka-pimple ka, may PCOS ka na. Hindi ganun yung guys, ha? I'm just going to moisturize my face kasi kahapon, galing akong Luminis for my derma and they did dermaplaning on me. Tinatanggal yung buhok. Marunong din ako dun sa sarili ko eh. Pero nagaganon din pala sila sa clinic and pasensya na ganito akong maglagay ng moisturizer. Kukil peel kaya, ay sayang, nalagyan ko na ng moisturizer. Pero medyo mapapansin nyo, zoom ko ah. I do not know kung mapapansin nyo na medyo nagbabalat-balat pa yung area na yan. Nalagyan ko na kasi ng moisturizer, ay sayang. But super dry ng skin ko dahil I did a kukil peel, which is a natural fruit peel. So ayan na siya, these are the scars. Ito yung in-injection ng kahapon na pimple injection. Scars, and more scars over here. Ito yung mga rinig kahapon na baka daw maging acne pero hindi pa sure kung acne. Yun lang talaga, itong area talaga na yan, yan. Which I know was caused about by my PCOS, which is polycystic ovarian syndrome. I'm going to put maybe a link kung ano yung polycystic ovarian syndrome na may maliliit ka daw na cysts ovary. Prevents you from ovulating, and when you do not ovulate, you do not get your period. And when you do not get your period, yung mga symptoms like weight gain, pimples, moodiness, depression, or whatever, marami pa. Tapos yung mga hairs, I do grow hairs here. Yan, kasama yun dun. So after moisturizing, usually I put my sunblock kasi may tint na yun. But ngayon gusto ko mag-foundation kasi may pupuntahan ako and namimiss ko mag-foundation kasi nga lagi ako nakatinted na sunscreen. When I don't use my sunscreen, I have this one from Beauty by Freya or Freya at Glorietta 2. This is the Make Prem UV Defense Me Blu-ray Sun Gel. Open lang natin dyan. And ayan, nag-ano lang ako lang gagamitin ko. Mga ganyan. Still smells like sunscreen, pero ang bango niya guys. Pero hindi yung sobrang bango kasi ayoko rin gumamit ng masyado ma-fragrance on my skin since I have a sensitive skin. This has SPF 50 PA++++ and yun nga, when I don't use my tinted sunscreen, paggagamit ako ng foundation, ito yung ginagamit ko na base. It's a Korean brand and hindi pa siya gaanong kilala dito sa atin. Pero gusto ko rin yung partner nito na ito guys, for the body naman. So ito yung for the face, ito yung for the body. And you all know that I hate lotion sa katawan. Ayoko na malagkit kahit dry skin ako. Pero ito, hindi siya malagkit but it still protects you. And yun nga, pinakauna kong gusto rito, hindi siya malagkit. Hindi talaga ako nagsusuot ng sunblock sa katawan dahil syempre alam niyo yun, throughout the day talagang maglalagkit ka, papawisan ka, hindi mo maiiwasan. So ito yun. Ganyan yung itsura niya and super duper nipis na ilagay. Ngayon, pwede ko siyang ipakita sa inyo. Ayan o,
makikita nyo talaga na hindi siya malagkit kasi it's runny. Tapos pag nilagay ko siya, maglalagay na din ako ngayon bago ko lumabas. Ito lang talaga yung umuubra sa akin na sunblock pag hindi ako pumupunta ng beach. Kasi mga sunblock pang beach, malagkit siya para hindi siya mabilis matanggal ng salt water. Pero ito yung sunblock na for daily. Ayan o, makikita nyo naman na hindi naman siya sobrang makintab and hindi siya malagkit talaga, promise. So para sa mga katulad ko na takot mag-sunblock dahil ayaw ng sticky o feeling malagkit, ayan, ito. Katulad nito, meron din siyang SPF 50 PA++++. But these items works for me, ilalagay ko na lang yung link nila guys sa baba. Okay, syempre, dahil meron akong mga pimple ngayon at kailangan kong pumunta somewhere, I still do like to use foundation and sasabihin nyo, may acne ka na nga, magpa-foundation ka pa. Again, depende yun guys ha. May mga foundation na nakakapag-induce ng acne, but for me, this one, hindi ako nagkaka-acne dito. This is the Tom Ford Traceless Perfecting Foundation. Sure ako na hindi talaga sa mga products ko nakukuha itong acne. Kasi pag nagkakaroon ako ng acne from products, yun yung mga acne na nasa ibabaw lang. Hindi siya yung malalim na parang bump lang. Yung hindi mo matitiris na acne, yun yung nakukuha ko ngayon. They call it the cystic acne. And then I'll be using my sponge. And yan, gagamitin ko na. Sobrang nipis ng foundation na to, kaya ako nagustuhan. Hindi niya ini-irritate yung aking skin. By all means, if you can avoid using foundation, if you have acne, then do so. Especially if hindi ka sigurado kung saan mo siya nakuha. Ang first step na gagawin mo pagka nagkakaroon ako ng first step ko na ginagawa pag nagkakaroon ako ng acne, I stop everything as in pinapahinga ko yung skin ko. But ngayon, since I already have my medication, yan, nakaka-push na akong gumamit ng makeup. This one I'm using is called the Ricky Cutie and nalalagay mo siya into 3 light settings. Ayan, paliwanag siya pala. Masyado maliwanag. Yan na lang sa pinaka-light. And lagi ko itong dala-dala pag nagta-travel ako since, yun nga, may ilaw ko na dala lagi sa sarili mo. Siguro pinagtiisan ko muna ng mga 2 weeks na nagkaka-pimple ako because pinapakiramdaman ko yung aking skin kung saan siya nagmumula. But it's not from anything that I use. Alam ko sa katawan ko, lalo na nung napagtagpi-tagpi ko na bakit ako nag-gain ng weight biglaan, bakit parang sobrang moody. And yun, the culprit is hindi ako nagkaroon ng period for 2 months. Yan yung kapalit. Parang ang saya, no, pag hindi ka nagkaka-period, pero pag may picos ka, may kapalit yun. Ito, di ba, ang ganda ng finish itong Tom Ford na to. Manipis lang siya, still looks like skin, and yun nga, hindi niya na-aggravate yung acne ko, kaya ako nagustuhan. By the way, I'm using my lab sponge. Tapos, niresetahan ako. Dati nung kakalabas ko lang ng college, and I had no money. Siyempre, ang una kong ginawa, since dun din naglabasan yung acne ko, and wala akong budget to go to the dermat. Tinay ko lahat, from mura, hanggat sa ano, nakaipon ako, tinay ko na yung mahal, but nothing works. Parang mag-work siya kasi natutulungan niya na mabawasan ng very, very light. Pero pag nagkakaroon ako, hindi ako nagkakaroon, lumalabas yung acne ko. Walang gumamot talaga sa kanya. Till I met a very nice derma, nakalimutan ko na yung name niya, pasensya na. Pero siya yung nagsabi sa akin na pumunta ako ng OB, niresetahan ako ng pills, ng metformin. Metformin is gabot sa diabetes, pero tinitake siya para sa pagkakatanda ko sa explanation sa akin is to help me stay within the normal levels ng blood sugar level. Tama ba yun? Kasi nga, pag may PCOS ka, you are insulin resistant and you are prone to diabetes. Buti na lang, wala akong ganun. And after some years, tinigil ko yung medication na binigay sa akin, tapos bumalik. Now we're moving on to concealer. This is my favorite concealer that does not aggravate my pimple. Natry ko na siya. This is the L'Oreal Infallible Full Wear More Than Concealer. Ang haba ng name niya. Ang shade ko is Natural Rose. Long story short, I also tried other acne medications, pero hindi ko siya natatapos yung program dahil either sobrang dry ng mukha ko, o di kaya tinatamad na ako. And now, I'm back to having acne. Ang una ko nilalagyan yung may acne ko. Tapos naglalagay ko dito sa under eye. If you have acne, spot conceal ang key. So, hayaan mo muna na matuyo yung mga dapat mong i-blend na concealer para magstay pa sila sa skin mo. And so basically, pag pinapatagal mo sila, mas gumaganda yung coverage nila kasi mas dumidikit sila. Ang gaganda ng mga shade selection nitong si Infallible Full Wear Concealer. Ang haba kasi ng name eh. And so far, this is yung pinakamalapit na natry ko kay Tarte. If I'm going to compare it kay Tarte, mas may coverage pa rin si Tarte, pero mas workable yung ano nito, yung formulation. Medyo mas matubig siya as compared to Tarte. And dahil mas mura din to, mas accessible, hindi mo na kailangan bilhin sa reseller since we do not have Tarte Cosmetics here sa resellers ko sila binibili. Pero okay na ako dito. Going back to my acne medication, naresetahan ako ni Doc Casey ng iba-ibang bagay. So, Doc Casey is the owner of Luminis. Luminis has been my long-time sponsor, pero nagustuhan ko siya dahil unang-una, they let me try their treatments, procedures, pero hindi ako required gumawa ng review, hindi ako required mag-post. Kung nagustuhan ko, pwede ako mag-post. Kung hindi ko
nagustuhan, it's okay. Kahit antagal kong hindi bumabalik, they still text me, ina-update ako kung kamusta yung skin ko. And antagal ko nga hindi nakabalik dahil unang-una, syempre pag maganda ang skin mo, ang nasa thinking mo is okay lang, hindi ako pupunta ng derma. Tsaka nahihiya din kasi ako na pabalik-balik. Pero dapat kasi kahit wala kang gagamutin, prevention is better than cure. Kaya yan tuloy. Dahil nga antagal ko nag-stop ng acne medication and even pills, I have to go back now because of this. Una-unang nireseta sa akin is this Dian 35 na pills. This is a birth control pill. Tama ba yun? It's an anti-androgen therapy. And this kind of pills not only does contraception but also helps with anti-acne. Kasi pinapababa niya yung androgen level sa katawan mo. Again guys, medyo scientific na kahit babae tayo, iisipin yung estrogen lang meron tayo. Meron din tayong male hormones. Estrogen is the female hormones, androgen is the male hormones. And meron tayong androgen hormones sa atin, but very, very, very low. And pag tumataas yan, that's very apparent if you get pimples, if you have hair sa mga unusual na lagayan ng hair. Ayan, so tumataas yung androgen level ko and this is the result. So I'm taking this one now, nandito sa loob ng bag ko. Ito yung mga ano eh, nandito talaga sila sa loob kasi nga syempre ito yung mga iniinom ko. Ito yung itsura ng box nung Dian. And yung nandun sa loob, ganito. Ganyan ang itsura nan. Taran! Ayan. Oops, baliktad pala. Sorry. Ilang days ko nang tinitake to? 2, 4, 6, 8. 8 days na. I have taken other birth control pills before. Mag-blend na tayo dahil baka mamaya hindi ko na ito ma-i-blend. Buti na ma-blend ko pa. Yun yung ginagawa kong technique dito. Pinapatagal ko muna siya bago ko i-blend kasi mas medicate and mas may coverage. And then, blend natin to. Baka hindi na natin ma-blend sa sobrang tagal. Pero in fairness, nagko-cope up naman tong si concealer. And lastly, yung aking spinout conceal. Pinapat ko lang yung dulo ng sponge dun sa area na nilagyan ko ng concealer. Hindi mo siya ikakalat. Tungo lang talaga sa mismong may dapat kang takpan. O, diba? In fairness naman, oh, drugstore concealer to, guys, ha. Ito lang talagang isa, hindi siya umubra kasi ito kasi sobrang, ano niya. Meron pa siya, hindi pa siya ganung kapatag. May bump pa siya. Anyway, ayan na yan. Bago ang lahat, isiset ko muna siya with a powder. This is a Kuti Airspun Loose Face Powder. Ayan siya. In the shade, Naturally Neutral. Kahit ano pang itry ko talaga na powder, high-end, drugstore, I keep coming back to this one. Sobrang sulit. Ang dami niyang laman. Tsaka, ayun nga, sulit. Paulit-ulit ako. Minsan pinapatagal ko pa yung powder ko, pero kadalasan pag nagmamadali ako, hindi na rin talaga eh. Tapos, beblend ko na din agad since dry yung skin ko ngayon. I mean, throughout the day, nakikita nyo na dry siya kasi parang may areas na magpipil. But throughout the day, nagiging oily pa rin naman ako. I just start dry sa umaga dahil sa nilalagay ko sa gabi. Basta guys, mahirap talaga i-explain. This type of pimple, ito yung kahit anong ilagay mo sa skin mo, hindi siya basta-basta mawawala because the problem is deeply rooted within. Wala dyan, wala sa nilagay mong product. Sabi ko sa inyo, kung ganito yung problema ninyo at nasesensyo na ganito, have yourself checked. Kasi kahit anong pagtatapon nyo ng pera sa iba-ibang product, mga wonder products na nakakawala ng acne, huwag kayo maniniwala. Consult your derma first and consult your OB. It goes hand in hand para maiwasan yung magtapon ng pera sa mga bagay na hindi naman pala magpapagaling ng acne nyo. I've been there. I wasted so much talaga. Para gumaling lang talaga yung acne ko. So every time na bumabalik yan yung acne ko na ganyan, alam ko na ang gagawin ko and hindi ako nakakapagsayang ng pera dahil nagagamot ko naman siya. In fairness, sana itong bago na to, it works for me. Next, bago tayo mag-bronzer kasi sobrang puti ng mukha ko, ang susunod na binigay sa akin is this Limecycline Tetralysal 1. Ito guys, yung itsura ng box and again, may reseta to. Hindi kayo makakabili sa counter ng walang reseta. Alam ko yung Dian, yung ibang friends ko nakakabili ng walang reseta nito, nadadaya nila. But this one, you really need to have your prescription. And I bought 112 caps for the whole program na gagawin kasi 14 weeks kong iinumin ito antibiotic na to for the first 2 weeks twice a day and then the remaining 12 weeks once a day na lang siya. Pero ito, I have never taken this one. It's my first time to take this one. Ang sabi ng iba, yung iba effective, yung iba naman sinabi, hindi ganun ka-effective. Pero mas effective kung pagsasabayin yung pills and then itong antibiotic. Minsan kasi parang nasasayang tong treatment na to kung hindi rin natatarget yung hormonal. Kasi ito antibacterial, this one is for the hormones. And then next,
magbabronzer ako, since patchy nga yung aking skin today, kailangan very, very light lang sa areas na nagbabalat. Buti na lang ito guys yung nagbabalat na area, pero ito parang hindi naman gano'n. Yan, magbabronzer lang ako to bring back the warm. Ito lang yung ginagawa ko since kailangan ko lumabas, may kailangan akong gawin, pero kung wala akong kailangan gawin, hindi ako magpa-foundation para makahinga-hinga yung skin. Tsaka hindi na rin talaga ako lagi nagpa-foundation because I have my tinted sunscreen. Akala rin yung iba dun ko sa tinted sunscreen ako kayo. I've been using the tinted sunscreen for quite some time now. And ako, mabilis kong makita sa akin kung may something yung product dahil overnight lang or 2 days after kong gamitin, yun. And never pa ako nagkaroon ng anything bad about a sunblock. Sa whitening products ako, medyo ano yung skin ko, sensitive. Saka yun nga, cystic yung acne. And whenever I use products na hindi hiyang sa skin ko, I do not get cystic acne. Yung mga mabababaw lang na kind ng acne. And of course, the nose. Pagka sobrang grabing nagbabalat yung skin ko that I cannot use a brush, I just use sponge for everything. Kasi itong sponge, hindi niya isa-swirl yung mga loose skin. Ipapat niya lang na ganun. And it still works. Okay. Done with bronzing my skin. Next, ano pa ba yung bukod dito sa peels? And then, hindi ko ata napakita. Ganito yung itsura nung antibiotic. Ayan siya. And then, since iinom din naman ako, nawala sa focus. Ipapakita ko natin sa inyo itsura niya. Ito yung itsura nung capsule. Ayan. So, yung dalawa na yon, that's for my acne. But I also drink other supplements para mas makatulong sa immunity and to get the glow. I also have my vitamin C and then my glutathione. Vitamin C, this is potency. Ito yung forever ko nang tinitake na vitamins and then I take 1,000 milligrams in one day, 500 sa umaga, 500 sa gabi. But when I feel great and I don't really need anything, I just drink 500 milligrams. Kasi pagka naman daw sumobra ka dun sa number of milligrams, i-excrete mo lang siya, iwiwiwi mo lang siya, so sayang. Kung kaya nyo ng 500 milligrams lang, go. Nagwa 1,000 milligrams lang ako pag tipong pakiramdam ko magkakasakit ako o basta yan, I'm not feeling well. For this one, ito bago ko pa lang siya tinatry, Snow Caps L-glutathione capsule. So sa umaga, ang una kong ginagawa, dapat kasi kailangan mong inumin itong si antibiotic ng walang laman yung chan mo, pero hindi ko kaya ng walang laman yung chan ko, sumasakit talaga, nag-acid reflux. So sinasabay ko na lang siya sa unang beses kong kumain together with one piece of vitamin C, one piece of Snow Caps, and then yun lang, yun ay titake ko itong tatlo sa umaga. Sa gabi naman, ang tinitake ko again, all these three, tama ba? Tama. All these three, and then ito rin, itong si Diane. Guys, just a warning regarding this one. First time that I took pills for my acne, I did not know na pwede siyang mag-cause ng migraine, pwede siyang mag-cause ng other side effects if not taken properly. Kaya nga ito yung sinasabi ko na do not self-medicate if you have underlying heart conditions, whatever illness, kailangan mo muna mag-consult bago ka bumili. Huwag mong dadayain yung reseta. Yung nga nangyari sa akin dati sa Yaz, akala ko iti-take siya anytime of the day, tapos next day, kung kailan ka ulit available, ganyan. Nagka-migraine ako na malala doon. Yun pala, dapat sa kanya, I already set an alarm. Every 10 PM, yung wala akong gagawin, yung sobrang free ko na wala akong rason na pag nag-alarm yung phone ko, i-off ko lang or snooze, and then makakalimutan ko na. 10 PM is the best time for me every night. Hindi ako nag-iba-iba ng time kasi nga, yun ang nangyari sa akin doon sa una kong acne na tinik. Nagka-migraine ako because of that. Ito yung mga bagay na hindi mo matututunan, not unless na-experience mo na. So kaya ko rin naisipan mag-film ng video ngayon. Baka, di ba, makatulong din. But yes, guys, those are the only supplements I take and mga medication. Sa skincare, alam nyo kasi, alam ko na tong klase ng acne na to ay hindi talaga dahil sa skincare. So, kahit anong gamitin ko, will not clear this one. So, I just retained my skincare routine. Yun na din yun. Yun lagi kong ginagawa. Ayan, kaya ito lagi, nandun siya sa loob ng bag ko. Ibabalik ko na siya, baka makalimutan ko. Dito lang yan sa likod ng bag ko. Sobrang simple lang talaga ng routine na ginagawa ko if I wanted to do my makeup. Very light lang. Then, mag-a-add lang ako ng blush. This is, by the way, the Charlotte Tilbury Glowing Pretty Skin Palette. And ito yung lagi kong dinadala kasi wala lang. Nandyan na siya lahat ng ginagamit ko. Bronzer, highlighter, pinangko-contour ko, galing na lahat dito. So, di ba? It's also important to always clean your tools. Yung sponge ko, lagi kong binabasato o hinugasan pagkakatapos kong gamitin. Itong mga brushes ko, nilalabahan ko lagi para ma-eliminate mo lahat ng pinanggagalingan ng bacteria. Yan. Ano pa bang kulang ko? Wala pa akong kilay. Hindi ko guys makita yung pangkilay ko. Kadalasan ang ginagamit ko si Sunny's. Pero bago ako mag-shift kay Sunny's na Life Brow, ang ginagamit ko is si Maybelline. So, gamitin natin si Maybelline today. I mean, kahit alin naman sa dalawa na yun, okay for me. This is the Tattoo Brow Ink Pen from Maybelline. And if i-fill in ko lang yung aking brows. And alam nyo, whenever na nangyayari sa akin to,
Yung iba kasi alam ko nagfo-focus sila sa skincare kasi yung problema nila talagang, I mean, sa skincare lang, kulang sa skincare, kulang sa alaga yung skin. Very simple na cleanse, linisin ko sa banyo with my facial wash na ginagamit ko din dati. Tone, moisturize, and protect with sunscreen. Yun lang din ang ginagawa ko. Wala na yung masyadong maraming steps. Kasi meron naman akong, I mean, tinatarget na ng mga gamot ko yung problema na dapat kong i-treat. Nakita nyo yung inuna ko is dito sa pinaka-lower arch. Tapos pataas lang lahat. And then after ko dito sa dulo, hinihila ko lang pababa. And then dito naman ako sa taas, I start here. And then pababang strokes na ganyan. Pag natapos ko na yan, hanapin ko na yung mga bald spots. And then saka ko na sila i-fill in kasi naka-outline eh. Kaya ako gusto nitong ano na to, tattoo brow ink pen. Although hinahanapan ko siya ng spoolie kasi mas maganda talaga pag may spoolie. Lalo na kung mahaba yung brow hair mo like mine. Para pumosisyon sila na maayos. Kaya gusto ko rin makita ninyo na wala ko masyadong maraming problema sa pores, sa skin. Pero yun, pag talaga nagkaka-acne ako, breakout talaga siya sis. Okay na ako dyan, very light lang na fill in. This is the shade in between. Kasi alam ko tatlong shades to. The lightest one, the darkest one, and then the shade in between. Kasi ito lang yung parang may pinaka-grayish or ashy effect dun sa tatlo. To be honest, at this point, kadalasan hindi na ako naglalagay ng mascara. Katulad ngayon, baka mamaya magpawis ako. So hindi ko na siya lalagyan. Pero nagsispray pa rin ako ng something on my face. Marami rin nagtatanong kung anong magandang face mist. Actually, basta mabasa yung mukha mo, yung tubig lang naman talaga yung habol ko dito. Basta mabasa siya. Kasi minsan pag nakakalimutan kong magdala ng face mist, as in pumupunta talaga ako sa faucet tapos ginaganyanan ko yung mukha ko. Para lang matunaw lahat ng powder, magsama-sama sila. It makes it look more natural and less powdery. Pero ito, this is the La Mer The Mist. Will I repurchase this? No. Masyado siyang mahal. It does the job, pero yun, masyado siyang mahal. I mean, hindi talaga ako maarte pagdating sa mist. But there you have it. This is my makeup route. Wala pa pala akong lip tint. Pinakahuli, syempre, lip tint, guys. Lip tint is life. This is from Yoyo, so Color Live yung pangalan niya. And it binigay lang sa akin talaga to ng kaibigan ko. Hi, Chen! Si Chen, nag-YouTube din siya. Ilalagay ko yung info nila, yung link nila in the description box below. Pero ang ganda ng lip tint na to. I've been using it for siguro mag-1 week na din. And ito yung lagi kong ginagamit. Para siyang Romand na lip tint na mas may pigment and throughout the day, mas nagiging natural yung itsura niya. Jelly siya guys ah. Sa umpisa, mukha siyang lip gloss but promise throughout the day, mas nagiging okay. So, ang ginawa ko, pinabili ko kay Chen, nakisuyo ako kung pwedeng bilhin din yung ibang shades as gagawa natin siya ng video kasi baka hindi na review dahil natry ko na to and nagustuhan ko talaga siya. Ang dami nagtatanong sa Instagram story ko kung ano yung ginagamit ko. Ito yun guys. Sa unang lagay mo, medyo ganyan siya, akala mo gloss. Pero hindi siya talaga malagkit kasi ako ayoko talaga ng malagkit. And habang nagtatagal, pag re-apply ka na re-apply, paganda ng paganda yung color niya. 199 pesos lang to from Yoyo. So, and hindi ko pa talaga naririnig si Yoyo. So, narinig ko lang siya kay Chen. She also does beauty videos. But ayan, ganun lang. Mascara na lang pagka tipong kailangan ko talaga. Pero ngayon, hindi ko na ako maglalagay. Maybe for my skincare some other time, guys. Alam kong curious din kayo kung anong ginagamit ko, especially now that I have something going on my face. Pero yun na yun, pagka meron akong mga ganito na texture, hindi ako naglalagay ng highlighter because it's only going to highlight yung mga patches na ganyan. And hindi ko siya kinakapalan. As in, ganyan siya. Manipis na foundation, very light powder, lip tint, ayusin ko lang yung kilay ko. And of course, yung nasa ilalim mo, moisturizer and then sunblock. Ang hirap ng ganito, yung tipong wala kang magawa kundi hintayin yung results kung magiging okay sa'yo. Yung mga ginawa ko before, naging okay naman yung Yaz, yung isotretinoin, naging okay din pero I stopped because it was really drying my skin out. Wala nga akong pimple pero wala namang glow yung skin ko. I've been watching a lot of reviews and naghahanap ako nun talagang nakikita ko na may problema din. Kasi yun nga, that's only for me. Nakikinig lang ako dun sa mga nakikita ko talagang may problema na ginagamot. Kasi kung maganda na yung skin niya, I mean, paano ako maniniwala na okay yung review niya? Kung maganda na talaga yung skin niya to start off with. Tsaka ang dami kasi nagsasabi na ang ganda daw ng skin ko. I also get these kinds of problems every now and then because of my PCOS. I hope you enjoy this kind of video and matry nyo rin yung mga na-try ko na products, mga ginagamit ko na products. Bigyan ko kayo ng zoom. So this is how it looks now. Opa, kala mo walang ano, nung walang pimple. Ayan siya. And pasalamat na lang din ako dahil hindi nakaka-aggravate ng pimples yung mga product na ginagamit ko. Although ayan, nakikita nyo na meron siyang patches dyan, pero nga dahil sa treatment na ginawa ko yesterday, meron kayong pimple, meron kayong problema, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Bakas, ang arte ko doon na bakas. Magagamot yan, promise. You just have to know the cause of the pimple. So pag nalaman mo yung cause
isang pimple, dun mo siya i-target. Minsan kasi we just look at it superficially, like pagka nagka-pimple ako, gagamitan ko ng skincare product without really knowing kung talagang nandito ba yung problema o sa products na ina-apply mo o nandun sa loob. Lahat ng mga info na sa tingin kong makakatulong, especially pag nagkakaganito kayo, ilalagay ko sa info box below. Share this video to a friend who experiences the same thing as I do. Kahit hindi kayo nakaka-experience sa ganito, malay nyo, may kaibigan kayo na may problema. Share nyo rin yung video and let me know kung gusto yung mga ganitong klase ng video. Helpful videos that are raw. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!